Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at ako po ay nagagalak at nakasama ko po ang bawat isa sa oras ng pananalangin ito. Laki po ng ating prayer meeting, ang paghahayag ng salita ng Diyos. At sa gabi pong ito, gusto kong bigyang tuon yung apoy sa buhay natin. Diba? At bago po tayo manalangin, aking pong babasahin ang talata sa 1 Tesalonica, Kapitulo 16 hanggang 21. Ang sabi niya, "Rejoice always, pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Do not quench the Spirit. Do not treat prophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good. Reject every kind of evil." Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay mo sa amin ito. Na sa aming pananalangin, bigyan niyo po kami ng kaliwanagan kung paano namin maunawaan, Panginoon, ang pagkakaroon ng apoy na hindi napapawi, apoy na hindi namamatay habang kami ay naglilingkod sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, bigyan mo kami ng karunungan na maunawaan ang kalooban mo at kami po ay handang tutugon sa kung ano man ang nais mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Alam niyo po, ang apoy sa buhay ng mga mananampalataya ay napakahalaga. Kung titignan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, magpatuloy tayo sa ating paglilingkod. Marahil dumating po tayo sa mga pagkakataong meron tayong gustong gawin at excited tayo na gawin ito. Ngunit sa kalaunan, nawalan tayo ng gana na gawin ito. No? Anong mangyayari? Hindi po may pagpapatuloy ito hanggang sa yung mga panahon ay masasayang. Marami pong nasasayang kapag may mga bagay na hindi na ipagpapatuloy. Gaya halimbawa ng pagluto ng kanin. Po, habang tayo nagluluto ng kanin sa kalaunan, biglang naubos yung gas ng stove o nawala yung apoy. Ano ang mangyayari sa iyong sinaing? Ito po ay masisira. So kailangan kang gumawa ng paraan para ipagpatuloy ang pagluto nito. Alam niyo po, ganun din po sa buhay Kristiyano. Ang mga mananampalataya, kailangan po silang magpatuloy sa kanilang paglilingkod. Marahil sa Tesalonica, nakita ni Apostol Pablo na ang mga church dito ay nagsisimulang manlamig sa kanilang pananampalataya. Marahil marami sa kanila na humihinto na sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nasabi niyang, "Rejoice always." Bakit? Kasi sila ay nalulungkot na. Hindi natin alam for some reason bakit nila nararanasan ng mga ganitong bagay. At sabi niya, "Pray continually." Manalangin kayo palagi. So may posibilidad na yung mga mananampalataya doon sa Tesalonica ay huminto na sa pananalangin. Kapag ang isang tao ay huminto na sa pananalangin, marami na po ang mabibinbin at marami na rin po ang masasayang. Gayun din po, marahil hindi po sila grateful sa mga nararanasan nila sa kanilang buhay. Kaya ang sabi niya, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Alam niyo po, sa buhay natin, kumisan, hindi po lahat ng bagay na nararanasan natin ay masaya. Dumarating din po tayo sa pagkakataong nakakaranas tayo ng kabiguan. Dumarating din po sa pagkakataong nakakaranas tayo ng kalungkutan. Pero anong sabi niyo po sa Pablo? "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Upang makapagpatuloy po tayo at hindi pahinto-hinto ang ating spiritual na kalagayan, ang sabi niya, huwag mong papatayin ang init ng Espiritu sa buhay mo. Do not quench the Spirit. Yung mga ibang term, do not quench the Spirit's fire in your life. Alam niyo po, kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, nandiyan ang apoy ng Diyos, nandiyan yung fire niya sa iyong puso, yung passion kaya tayo nananalangin dahil nandiyan yung fire ng Panginoon. Kaya tayo nagkakaroon ng desire na maglingkod sa Panginoon because nandiyan yung fire ng Panginoon sa iyong buhay. Nagkakaroon tayo ng katapatan sa ating puso, takot sa Diyos at katapatan sa pagbibigay dahil nandiyan po yung fire ng Diyos sa buhay mo. Yan ang nagko-convict sa iyo, yan ang nagtuturo sa iyo. And at the same time, kung may mga kalikuan sa iyong buhay, ang apoy na ito ng Espiritu sa buhay mo, siya ang nagko-quench sa lahat ng ito. Siya ang pumapatay sa lahat ng ito, pero huwag mong patayin ang apoy. Dahil ang apoy po ang nagpo-purify sa atin, ito po ang nagpapatunay sa mga bagay na ating kalikuan. Pinapakita ng Espiritu Santo ang mga kalikuan sa ating buhay. Nang sa gayon, isuko po natin ang lahat ng ito. Verse 20 ang sabi niya, "Do not treat prophecies with contempt." Yung mga pangako ng Panginoon, huwag nating isawalang bahala ang mga ito. Sapagkat ito'y napakahalaga sa buhay natin, and test them all.
subukan natin ang lahat ng ito. And at the same time, reject every kind of evil. Alam niyo po, pinili po tayo ng Panginoon upang magkaroon ng mainit na relasyon sa Kanya. Ngunit, hindi po natin maiiwasan na dadaan at dadaan tayo sa mga matitinding pagsubok o bagyo sa buhay. Kaya kapag dumarating po yun, kumisa napapabayaan po natin ang ating mainit na relasyon sa ating Panginoon. Dumarating po yung pagkakataon, kumisa na ibabalik po natin ang ating sarili sa mga mas mahalaga, higit sa pinakamahalaga sa buhay natin. Nakukuha po natin yung better sa buhay natin. Sinusundan natin yung mga better, pero yung best hindi natin nakikita. Oo, mahalaga sa buhay ng isang tao yung kanyang pagkakakitaan. Mahalaga ang kanyang trabaho. Pero kung minsan sa ating pagkamasyadong busy sa lahat ng ito, nakakalimutan po natin ang Diyos na nagpapala upang tayo ay kumita. Ang Diyos na nagpapala upang tayo magkaroon ng trabaho. Kaya naman po, unti-unti makikita mo nawawala yung apoy sa paglilingkod sa Diyos. At ang resulta po nito, magkakaroon ng malaking resulta doon sa mga bagay na tinatanggap natin. Mahalaga minsan ang trabaho natin, opo. Mahalaga. Ngunit, bigyan po natin ng tuon ang Diyos na nagbibigay po ng trabaho. Kung minsan na ibabali po natin ang ating sarili at kinaranasan ko, masyado akong naging busy sa ministry ng ating Panginoon at nakalimutan ko yung Panginoon ng ministry. Napakahalaga pong bigyan natin ng pansin ito. Marahil masyado kang busy, no, sa lahat ng gawain, no, devotion, lahat ng devotion ka naman, nananalangin ka naman, no, binabasa mo naman ang Biblia, pero kumusta naman ang pang-araw-araw na relasyon mo sa iyong Panginoon? Marahil may mga bagay na binibigyan mo ng tuon, pero mayroon pong napapabayaan dito. Therefore, ang sabi niya, ang apoy ng Panginoon sa ating puso ay huwag nating hayaang mawala. Marami pang iba ang ginagamit na kaaway upang wasakin niya ang layunin ng Panginoon sa ating buhay. Therefore, we need to keep this fire burning sa buhay natin. Kaya naman, sa ating pamumuhay, huwag nating hayaang mawala ito. Ang init ng ating paglilingkod at pag-ibig sa ating Diyos. Maging ang lumang tipan ay nagbigay ng aral sa atin doon sa Leviticus chapter 6 verse 9, nung sinabihan ng Panginoon si Aaron at ang kanyang mga anak. Anong sabi niya? Ito ang tuntunin tungkol sa handog na susunugin. Noong po kasing panahon yun, may mga handog na inihandog sa Panginoon kapag sila ay may kasalanan, naghahandog sila sa Diyos. Kapag may mga pagpapala, naghahandog po sila sa Panginoon. Kapag may mga bagay na gusto nilang ipakita ang pag-ibig nila sa Panginoon, naghahandog po sila sa Panginoon. Pero ang tuntunin ng Diyos sa kanila, ito po sa Leviticus chapter 6 verse 9, ito ang tuntunin tungkol sa handog na susunugin. Kailangang ilagay sa dambana ang handog na susunugin at bayaan doong magdamag na may apoy na nagniningas. When we offer ourselves to the Lord, para bang kapag may sinurrender tayo sa Panginoon, huwag natin hayaan na, ay, sinurrender ko na kay Lord to, okay na. No. Bigyan natin ng katotohanan yung pagsuko natin sa Panginoon. When we surrender this thing to the Lord, huwag na natin itong balikan. Hayaan natin nakahandog doon at susunugin ng Panginoon, tutupukin ng Panginoon ito sa buhay namin. Although sometimes it's a process. Sa buhay natin, naaalisin unti-unti ng Panginoon. Pero maaari naman natin isuko ito sa ating Panginoon immediately kapag tayo po ay nagkulang sa Kanya. When we offer sacrifices to God, ang sabi niya, magdamag na may apoy na nagniningas. Alam niyo po ba ang handog dito is similar sa sinasabi ng salita ng Diyos nung sabi ni Apostle Pablo doon sa mga taga-Roma, I urge you, brethren, Romans chapter 12, I urge you, brethren, to offer yourself as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Paano magiging baranya? Kinakailangan ito ay natutupok ng apoy ng Panginoon. Ito ay pinupurify ng kapangyarihan ng Panginoon. Sinasanctify ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, nililinis niya, inaayos niya ang buhay natin, hinuhubog niya ang buhay natin upang tayo ay may tulad sa wangis ng ating Panginoon. Leviticus chapter 6 verse 12, ang sabi niya, at ang apoy sa dambana ay mananatiling maningas. Kinakailangan may apoy ito. At gagatungan tuwing umaga. Every morning, ginagatungan po ito. Every morning, binibigyan po ito ng
kahoy ng sagayon hindi po mamamatay iyong apoy. Gaya halimbawa, kagaya rin po sa ating pamumuhay espiritual. Every morning, kailangan po niya ng salita ng Diyos. Every morning, kailangan po niya ng panalangin. Every day, kailangan pong mabigyan tuon ang mga bagay na spiritual sa ating buhay. Nang sa ngayon, hindi po tayo manlamig sa ating spiritual na kalagayan. At ang sabi niya, ihahanay sa ibabaw ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. Kapag tayo naghahandog sa Panginoon, we make peace with God. Paano nawawala yung peace natin sa Panginoon? Paano napuputol o nawawala yung ating intimate relationship sa Panginoon? Kapag tayo ay nagkakasala. Kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay na kalikuan sa Panginoon. Naitatago ang face ng Panginoon at sabi sa salita ng Diyos kapag tayo ay nagkakasala sa Kanya. May posibilidad na naririnig tayo ng Panginoon pero hindi tayo pwedeng tugunin kung ang puso natin ay hindi matuwid sa ating Diyos. Therefore, ang sabi niya, ang handog pangkapayapaan ay kinakailangan nandun sa ibabaw. Nakahandog palagi doon. Ang buhay natin ay kinakailangan always on fire. Always on the flame of the power of the Holy Spirit. Nang sa gayon tayo po ay makapamuhay at makapagpatuloy. And then verse 6, chapter 6 verse 13 ng Leviticus, ang sabi niya, patuloy na pangningasin ng apoy sa dambana at di ito babayaang mamatay. Di po ba, kagaya ng sinabi ni Apostle Pablo, do not quench the spirit's fire. Huwag nating papatayin ang espiritu o apoy ng banal na, apoy ng banal na espiritu. Ito po ang sinabi niya, patuloy na pagningasin ng apoy sa dambana at di ito babayaang mamamatay. Alam niyo po, may simbolo po yung apoy doon po sa altar ng ating Diyos. Kung ang buhay natin ay nakatalaga sa ating Panginoon, therefore ang buhay natin ito kinakailangan may apoy. Huwag nating hayaang mawala ang apoy ng pag-ibig at paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya naman, kung handog ang handog natin, kung inihandog natin ang ating buhay, patuloy nating pag-alabin ito sa ating puso para sa Kanya. Huwag hayaang mawala ang apoy. Dahil inaasahan po ng Diyos na huwag tayong hihinto sa ating paglilingkod sa Kanya. Kung paano kung hindi humihinto ang Diyos sa pagpapaalala sa atin araw-araw, oras-oras, naway huwag din po tayong huminto sa pagpapatuloy, sa paglakad, sa Kanyang kalooban. Kaya naman iniutos ni Pablo sa Iglesia, sa Thessalonica, ang pitong habilin na ito. Uulitin ko po yung pitong habilin ni Apostle Pablo sa Iglesia. Una, magalak kayo lagi. I-enjoy ninyo ang time ninyo sa Panginoon. No? Pangalawa, maging matyaga sa pananalangin. Huwag niyong hahayaang mawalay o mahinto ang inyong pananalangin at pakikipag-usap sa Panginoon. Pangatlo, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. In everything, give thanks for this is the will of God. Naniniwala po ako na God is in control sa lahat ng bagay. Wala pong aksidente sa buhay ng tao. Lahat ng mga nangyayari, alam ng Panginoon yan. God is always in control. Eh kung siya ang may control, bakit kung minsan tayo ay nabibigo, hindi po niya gawa yun kundi tayo ang gumagawa. Hinahayaan niya na tayo ay turuan niya, disiplinahin niya. Hinahayaan niya na maranasan natin ang pagkadapa. Nang sa gayon tayo po ay tumayong bumangon para sa Kanya. Hinahayaan ng Panginoon na makaranas tayo ng matitinding pagsubok nang sa gayon tayo po ay tumibay sa ating pananampalataya. Kaya't ipagpasalamat po natin sa pangalan ni Kristo ang lahat ng mga pangyayari. Whatever happens, let us always give thanks to the Lord. At ang pang-apat ang sabi niya, huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Kung ano ang kalooban ng Espiritu Santo sa ating buhay, hayaan po natin siya. Kaya nga sa ginawa natin Panginoon eh. Kaya nga tayo sumusunod sa Kanya. Magpasakop tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu araw-araw. Sundin natin ang Kanyang kalooban. Paano natin nahahadlangan ang Espiritu Santo? Kapag ang Espiritu Santo binibigyan tayo ng buhay at ang buhay na ito, inaalis natin sa ating pansarili. Ano yung buhay na ito? Kinukonvict niya tayo sa ating mga kasalanan upang humingi tayo ng tawad sa Diyos. Kinukonvict niya tayo o binibigyan na tayo ng desire na buksan ang Biblia para basahin. Binibigyan tayo ng desire para manalangin. Pero kung minsan, hindi po natin ginagawa ito.
hinahadlangan po natin ang paggalaw ng Banal na Espiritu, higit sa lahat. Layo ng Banal na Espiritu na tayo lumago sa ating pananampalataya. Ngunit yung hinahadlangan po natin ito, hindi tayo lalago. At tayo rin po ang mahihirapan. And then, panglima, sabi niya, huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. If you read your Bible, kung anong sinasabi ng Diyos, then i-accept ninyo sa iyong puso. Kung may mga bagay na itinuturo ang Panginoon sa inyo, mag-learn po tayo. Kung may mga bagay na liko na ipinapakita ng Panginoon, itubid po natin yan. Kung may mga kasalanan na dapat natin isuko, isuko natin sa Diyos. Huwag nating hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Kapag pinahayagan tayo ng ating Panginoon, then gawin natin. Huwag nating hamakin ano pong kalooban ng Panginoon na tayo ay maging matuwid sa Kanya. Ipinapahayag mula sa Diyos na tayo ay maging matapat sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, sa ating paglilingkod, sa ating pag-ibig, maging sa ating pagbibigay ng ating kapu. In-expect po ng Panginoon yan. At alam po natin, walang aksidente. Gagawin at gagawin ng Diyos ang karapatang ibibigay niya sa atin. Tayo ay Kanyang bibigyan ng reward kapag tayo ay matuwid sa Kanya. Ngunit kapag tayo ay liko sa Kanya, makakaranas po tayo ng mabibigat at matitinding bagay sa harapan natin. And then, pang-anim, suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Imagine that. Ano po? Suriin natin ang lahat ng nararanasan natin. Huwag natin pulutin yung mga bagay na marumi. Huwag natin pulutin yung mga bagay na hindi naman natin kailangan na makapagpapabigat lamang sa atin. Pulutin natin yung mga bagay na mabuti. Magkaroon tayo ng choice na piliin yung mga positibong bagay na makatutulong sa atin. Huwag po natin punan ang ating mga puso at isipan ng takot, lalo-lalo na sa mga panahon po ng pandemya ito. Nandiyan po yung COVID-19. Alam niyo po ba na maraming mga tao ang lumalala sa kanilang karamdaman, hindi dahil sa COVID. Sila po ay lumalala dahil sa kanilang takot, dahil sa kanilang pag-aalala, dahil sa kanilang nervyos, sa kanyang nararamdaman. Alam niyo po, kung tayo ay takot sa kamatayan, tayo lahat naman ay mamamatay at mawawala sa mundong ito. Kung tayo ay takot sa kamatayan, kung tayo ay matakot sa mga problema at pagsubok, ano sa ating salita ng Diyos? Christ has overcome. Na-overcome na ng Panginoon niya. He has conquered death and even sin. Napagtagumpayan na ng Panginoon niya. Therefore, kung napagtagumpayan ng Panginoon, anong dapat natin gawin? Kailangan natin ilagay ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Yesus na nagtagumpay na sa lahat ng bagay na ito. And then lastly, ang sabi niya, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Ano man yung mga bagay na kasamaan, alam po natin yon. Alam po natin yung mga bagay na hindi makadudulot ng mabuti sa ating spiritual na kalagayan, lalo-lalo na sa buhay nating spiritual bilang isang Kristiyano. Suriin natin at tingnan natin yung mga bagay na hindi tama at lumayo tayo sa lahat ng uri ng kasamaan. So paano ang gagawin natin? Paano natin mas lalong mapapanatili ang apoy sa buhay natin ito? Una, siyasatin mo ang iyong sarili. At tingnan mo kung may mga bagay na ipinapakita ang Diyos sa iyo. Mga bagay na nagpapalamig sa iyong spiritual na kalagayan. Isuko mo yan sa ating Panginoon. At bigyan mo ng daan na ang lahat ng ito ilinisin ng Diyos sa iyong puso. Ituwid ng Panginoon yan. Pangalawa, tingnan mo kung ano ang nakapagpapalayo sa iyong magandang relasyon sa iyong Diyos. Marahil ito'y kasalanan, marahil ito'y likong pamumuhay, marahil ito'y pagwawalang bahala sa mga salita ng Diyos. Pagsisihan mo, kapatid, ang lahat ng ito. Nais ng Panginoon na isuko mo ito sa Kanya. Kung nangungusap ang Espiritu sa iyo sa oras na ito, ipagkaloob mo at bigay mo sa iyong Diyos ang lahat-lahat ng iyong bigatin. Sabi niya, cast all your cares on Him, for He cares for you. At pagpapatituon mo ang iyong sarili kay Jesus, magkaroon ka ng panahon para basahin ang Biblia, manalangin, at magbabad ka sa Kanyang mga pangako. Pagtiwalaan mo ang mga pangako. At ipagkatiwala mo ng buong buo ang buhay mo sa Banal na Espiritu. Hingin mo na gabayin ka sa iyong pamumuhay araw-araw nang sa gayon maibalik ang mabuong relasyon mo sa Kanya. At pinakahuli, ibigin mo ang paglingkuran mo ang Diyos. Ibigin mo at paglingkuran mo ang Diyos. Sambahin siya at paglingkuran sa lahat ng oras, lahat ng panahon. At nang sa gayon, ang buhay mong ito ay maituwid sa Kanya.
At higit sa lahat, gamitin mo ang buhay mo yan, kapatid, dahil marami. Hindi ka pinili ng Diyos, hindi ka niligtas ng Diyos para dyan lang. Ano? Niligtas ka ng Panginoon upang gamitin ka doon sa mga taong nasa tiyak na kapahamakan. The reason kung bakit tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos at nananalangin sa mga taong hindi mananagpalataya sapagkat unti-unti silang namamatay na walang Kristo sa buhay. Kailangan nilang maranasan ng Panginoon. At paano natin ipapahayag ang Panginoon sa kanila kung ang apoy natin ay hindi nakasindi, kung patay ang apoy natin sa ating puso? Kapatid, ang hamon ko sa inyo, pagningasin mo ang apoy ng Diyos sa iyong buhay. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, ako po ay patuloy na nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami ng ganitong mensahe, O Diyos. Bawat isa sa amin ay kinakailangan makinig sa iyo. Bawat isa sa amin ay kinakailangan bigyan pansin ang mensaheng ito sa aming buhay, na huwag hayaang mawala ang init ng Espiritu sa aming puso. Dumating man ang pandemya ito, Panginoon, huwag mong hayaan, Panginoon, na maging komportable na lang ang mga kapatiran sa kanilang tahanan. Patuloy na ibalik ang init ng kanilang paglilingkod at pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, I pray and I really miss all of these members, Panginoon, sa iglesia, na sama-sama kami nagpupuri sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na nilayan mo ito para itest ang aming sarili. Huwag mong hayaan na maging komportable na lang po ang mga kapatiran sa kanilang tahanan na nanonood, Panginoon. Dalangin ko po na bigyan mo kami ng opportunity na ibalik sa normal na kalagayan ang pananambahan. At dalangin ko rin, Panginoon, na patuloy mong ipahayag sa bawat isa na napakahalaga na manatiling nakasindi at nagniningning at patuloy na nagliliyab ang apoy sa aming mga puso, Panginoon, sa paglilingkod at pagmamahal sa iyo. Kaya naman sa oras ito, Panginoon, kung may mga bagay na dapat naming ituwid sa iyo, kung may mga bagay na dapat naming ayusin sa iyo, kung may mga bagay na dapat naming isurrender sa iyo, Panginoon, right now, Panginoon, ipinibigay po namin lahat ito sa iyong mga kamay, Panginoon. Inihahandog po namin ang lahat-lahat ng ito, maging ang buhay namin sa altar na may apoy, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, mula ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy mong pagliyabin, pangningasin ang apoy sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa bawat isa. Salamat po sa mga nakinaho sa oras ng pananalangin sa gabing ito. Pagpalain po, Panginoon, ang aming prayer meeting at gamitin mo ang mga susunod na bahagi ng aming gawain sa oras nito. Ito po ang aming dalangin sa iyong matamis na pangalan, aming Panginoong Yesus, na aming Diyos at Ama. Amen at Amen.